Balita naman po sa mga lalawigan, sumuko na ang isa sa mga suspect sa pagpatay sa impormante ng mga polis sa Dasmariñas, Cavite. Pusa raw na nakipag-ugnayan sa Dasmariñas LGU ang suspect na si Romel Jimenez Santiago para itanggi ang mga alegasyon. Ayon sa mga polis, idinawit ng isa pang naarestong suspect si Santiago. Pero ayon kay Santiago, nasa trabaho raw siya ng oras na nangyaring krimen noong August 28. Iniimbestigahan pa ng mga polis kung totoo ang pahayag na yan ng suspect. Nasa kustudiya pa rin ng mga polis si Santiago dahil sa kasong frustrated murder. Nauna na rin siyang itinuro ng biktima na nagtangkang pumatay sa kanya. Samantala, nabundol ng bus ang mag-ina sa Calbayog City, Samar. Patay ang anak habang sugatan ng ina. Base sa investigasyon, tumawid sa kalsada ang 6 na taong gulang na babae para puntahan ng kanyang ina. Sakto namang parating ang bus. Agad tumakbo ang nanay para iligtas ang kanyang anak, kaya pareho silang nabangga at tumilapon. Isinugod sa ospital ang mag-ina pero namatay ang bata dahil sa matinding sugat sa ulo. Inaresto naman ang bus driver. Habang nangako ang kumpanya ng bus na sasagutin ang gasto sa pagpapalibing sa bata at pagpapagamot sa kanyang ina. Sa Dia de Nueva Vizcaya, na kuryente at namatay ang isang buntis nang iligtas niya ang kanyang ina. Base nga sa investigasyon, naglilinis ng water pump sa kanilang bakura ng nanay ni Krisha Abon nang aksidenteng madikit sa live wire at nakuryente. Dali-dali namang sumaklolo si Krishna sa kanyang ina, pero pati siya ay nakuryente rin. Nakaligtas ang nanay pero dead on arrival sa ospital si Krishna na 8 buwang buntis. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.